Hi guys! Eto nga, kadarating ko lang galing mag-grocery at anong oras na kailangan ko nang maghabol at kailangan magluto pa ng hapunan. At habang nasa grocery nga ako, nag-iisip ako kung ano nga bang lulutuin. Kaya ito, since maulan din naman noong mga past few days at yung anak ko ay nag-uubusi ko na naman, kaya naisip kong masarap magsinigang. Kaya nga ngayon, magluluto tayo ng sinigang na hipon. Hinanda ko na nga yung mga pangsasahog ko. Okra at sitaw lang naman yan kasi hindi naman kumakain ng labanos yung mga bata. At lalagyan ko lang ng siling haba. Siyempre, hindi mawawala ang sibuyas at ang kamatis. Yun lang naman ang ire-ready natin. Mabilis na lutuan lang to. At oo nga pala, meron pang kangkong. Ihimayin ko rin yan mamaya. Buti nga may mga naabutan pa ako mga pangsahog sa grocery kasi nagkaubusan na rin kasi hapon na rin nung mag-grocery ako. Kaya buti may natira pang mga konting kangkong kasi yung iba nalanta na, yung ibang pechay naglanta-lanta na. Kaya ayan, pwede pa itong nakuha natin. At ma-share ko nga lang pala, ang dami ng tao sa mall ngayon. Naalala ko weekend nga pala. At alam niyo ba, Christmas is in the air na sa mga mall. At nagpapatugtog na sila ng mga Christmas songs. Tapos may mga decorations na. Ang aga talaga! Ramdam mo na malapit na talaga ang Pasko. So eto na nga, sisimulan ko ng ayusin ang ating kangkong. Kangkong ang nalangan nakuha ko. Gusto ko sana yung pechay, pero wala nang magandang pechay na naiwan doon sa grocery. Kaya eto, magkakangkong na lang tayo. Anyway, kasing sustansya din naman siya ng pechay. Masarap din naman. Anong oras na nga kami nakauwi, kaya nga ngayon naghahabol tayo sa pagluluto ng dinner. Eh kasi naman, ang daming tao sa mall, daming pinilahan, nagbayad pa ng bills, at kung ano-ano pang dinaanan, kaya ayan, gabi na tuloy nang makauwi tayo. Di pa nga ako nakakapagbihis ng pambahay, diretso luto na. E paano, gutom na ang mga bagets? Naku! Eto na nga, ayusin ko, gugupitin ko lang yung mahabang parte ng hipon para hindi na nakasagabal pag kumain tayo, dire-diretso na. Tsaka madali lang palambutin to, hindi katulad pag karni pa yung naisip mong isigang, naku, bukas ka pa matatapos. Naisip ko kasi na masarap humigop ng sinigang ng maasim na sabaw, lalo na kapag may ubot sipon ka, no? Parang feeling ko mas madali kang gagaling. Ewan ko nga ba, bakit ba uso yung ubot sipon na yan? Nagba-vitamin C naman yung mga bata, pero kinakapitan pa rin sila ng ubot sipon. Hala, pati yata chan ko, naririnig ko na.
Eto na nga, natapos din ako mag-prepare ng aking iluluto. So, simula na natin. At ako ay magsisimula ng maglagay ng tubig sa kaldero. So, mabilis lang to na pagpapakulo. Ilalagay ko na yung sibuyas at kamatis. Pakukuloan ko lang sa tubig. Ayan na nga, so kumukulo na yung tubig. At dahil kumukulo na, ilalagay ko na yung ating gulay para lumambot. At ayan na nga, ang bilis lang, kumukulo na rin ang ating tubig ulit at pati yung ating gulay, malambot na. So, isusunod ko na yung hipon. Lalagay ko na. Mabilis lang naman maluto ang hipon. Maya-maya kulay red na yan or orange. At nagsain na rin ako para sabay-sabay na yan ang pagluluto at ng makakain na. Eto nga, at luto na ang ating hipon. O, diba? Mabilis lang. So, lalagyan ko lang ng panlasa yan. Lagyan natin ng ating sinigang mix. At eto nga ang gagamitin kong pampaasin. Yan nga, hinalo-halo ko lang ng konti. Talagyan ko na rin yan ng asin at ng paminta. At ilalagay ko na rin yung siling haba. Pati na rin yung kangkong. Ilalagay ko na rin kasi luto na rin naman yan. So mga isang kulo na lang yan. Okay na. Ready to serve. Ayan nga, mukhang masarap na ang ating sinigang. Ang sarap humigop ng sabaw. Natatakam ka na rin, no? Ako din eh. Eto nga, titikman ko lang. Titingnan natin kung tama na yung lasa para makasimula ng kumain. Ayun! Perfect yan! At dahil luto na, ayan. So, magsasalin na ako sa lalagyan. Lalagyan ko ng pang plato kasi baka mapaso tayo sa init, diba? So,
So ayan, sali na natin. Ayan na nga, may mainit na sabaw na tayo. Kakain na! Kaya guys, thank you for watching. See you again next time. Bye!